Hello mga bro. So, kumusta kayo dyan? Medyo natagalan tayo na hindi nakagawa ng video. Ano kasi mga bro, nagkasakit tayo kaya ilang araw din na hindi tayo nakapasok dito sa shop kaya medyo marami din tayong naipon dito na gagawin. Buti na lang mga minor trouble lang na yung mga dumating at yun, kaya naman gawin ng kapatid ko dito. Meron lang ditong naiwan na ano, naghihintay na gagawin natin. Bali, Philips ito na 29 inches. Pakita natin yung number ng ano niya, yung tube. Pakita na lang natin yung ano, model number. Yan yung model number niya mga bro. 29 inches na CRT Philips. Bali ano to, na to mga bro. May gumawa na dito. Yung may-ari yung ano na to. Yung may-ari yung gumawa. May nalalaman yata konti sa electronics. Kaya sinubukan niyang gawin. Pero hindi rin niya nagawa at dinala din dito sa shop. Kaya ito, gagawin natin ngayon. Bali, tinanggalan na to ng mga parts mga bro. Wala na yung ano niya. Natanggal na yung horizontal output niya. Kita natin. Ito, wala na. At saka yung regulator, yan o. Kikita nyo, natanggal na sa, ano niya, sa pwesto niya. Pero nakaklip pa rin. Ito, tatanggalin na natin. Mukhang bago pa tong ano niya mga bro, regulator na nakalagay dito. Pero ano na to mga bro, yung mga local na lang to ah. Okay, yung number niya ay H8NA60FI. Bali ano to? 8 ampere 600 volt na MOSFET. Bago pa mga bro, check natin kung magana pa ba to, hindi na. Oops. Open mga bro. Ganito talaga yung mga local eh. Na-open. Kadalasan ang pag nasisira shorted, pero ito open eh. Open oh. Okay, check pa nga natin kung ano pa yung mga natanggal dito. Akala siguro nung may-ari kaya niyang gawin kahit na may alam siya ng konti sa electronics. Ibahin niya to kasi Philips to eh. Maski totoong technician nga, nahihirapan dito sa Philips. Tapos susubukan pa niyang gawin, wala, baka masyado pang baka mas lalo pang masisira. Check natin yung ano niya. Okay, i-close up natin. Bali, ayun, makikita nyo wala na yung horizontal output nya, saka yung MOSFET natanggal. Okay, marami na ding mga hinang. Ito, na disgrasya pa yung ano nya, basag pa yung board nya. Buti dito lang sa may bandang switch.
So kung makikita natin dito, di pa naman nagalaw yung ano niya, drive niya or PWMIC. So okay pa naman mga bro to, dito sa may secondary. Yun lang nagalaw, horizontal at saka dito sa may regulator side. And ito, mga tuklat-tuklap na din, no. Okay, ang gagawin natin ngayon, double check ko muna mga bro. Kasi bago tayo magpalit, bago natin palitan tong MOSFET na to, siguraduhin natin na walang mga ano, walang mga shorted dito sa may primary, kasi sayang lang yung ipapalit natin kapag nagpalit tayo ng parts eh may shorted diyan, may sira pang parts. Okay mga bro, check natin. Ito mga bro, bali na tapos ko na siyang i-double check. Okay naman. Meron lang akong nakita dito na isang parts na shorted. Yan, close up natin. Yung sinner diode dito sa may tabi ng MOSFET. Ito, balihinan ko yung isang paan niya para makasigurado ako kung ito ngayong short. Yan. Yung kung mapapansin nyo, yung anode niya nakakonek yan sa hot ground. Yung cathode niya nakakonek naman sa gate ng MOSFET natin. Bali ano to? Kalimitan dito nasa 15 to 20 volts ang ginagamit dito. Kung minsan 18 volts. Yan. Shorted mga bro, no. Ang gamit kasi ng sinner diode na 'tong mga bro ay kung sakaling nasira man yung MOSFET natin, yung regulator, kung sakaling nag-short siya, eh meron kasi yung iba na halimbawa nag-short yung MOSFET natin, mas naunang nag-short yung drain to gate. Yun yung gamit niya. Pag nangyari yon, mag-short na din itong sinner diode na ito para maprotektahan yung PWMIC natin. Yan, papunta na kasi yan dun sa ano eh, PWMIC. Yan yung mag-drive dun sa ano natin, sa MOSFET. Yan. Okay, bali ito siya mga bro. Check lang natin yung number niya. Bali ang number nito ay 18 volts mga bro. May nakalagay siya na C18. Okay, 18 volts mga bro ito. Okay, maghahanap muna tayo ng ipapalit natin dito. Tsaka maghanap din tayo ng MOSFET. Ito mga bro, may nahanap na tayo na ano, parts. Bali, ito yung papalit natin. Mas mababa nga lang mga bro, pero original naman ito. Mas mababa lang ng konti yung amperahe niya, 6 ampere siya. Yung dati niya is 8 ampere. Pang try lang natin. Kasi ito lang yung nahanap ko na meron ako ngayon. Maski yung mga maliliit kasi na MOSFET, naubusan ako. Nabunot ko na yung ano dyan. Hindi ko naman pwedeng bunutin yung para sa LCD TV dyan na power supply. Pabibilhan ko na lang yung may-ari. Pang ano lang to, pang te-testing lang natin para matapos natin tong video na ito. Pero pag magpapalit kayo ng MOSFET,
mas maganda equal or higher than the original. Halimbawa ito, yung original niya, kahit nalagyan nyo siya ng 10 ampere, 12 ampere, 20 ampere, mas maganda pa. Ganon din yung voltage niya, kahit na lagyan nyo pa siya ng 1000 volts, mas maganda pa, huwag lang mas mababa. Ito pang ano lang natin mga bro, pang didemo lang natin. At saka yung diode na 18 volts, wala na din ako mahanap. Kaya nagdugtong na lang ako dito ng dalawang 9 volts. Nag-series na lang ako ng dalawang sinner diode na 9 volts. Equals to ano din to mga bro, 18 volts. Okay mga bro, lalagay na natin itong mga parts na ito. Hindi na sana ako mag-upload ng CRT mga bro. Pero may nag-request din nito kasi sa mga ano natin, sa mga viewers natin. Hindi ko pala napakita kanina mga bro nung natanggal ko to itong senior diode, nag-voltage check ako kanina. Pasensya na kung hindi ko napakita. Nag-voltage check ako dito sa may primary at okay naman, nakakarating naman na maayos yung 300 volts dito sa may main filter capacitor. Kaya ito, safe na nating ilagay itong mga parts. Na-check ko naman yung PWM IC, okay naman siya. Ayan mga bro, nahihinang na natin. Ngayon, huwag muna nating ilagay yung horizontal output niya. Okay mga bro, magbo-voltage checking tayo. Check natin kung may lalabas ng voltage sa secondary natin. Dito na tayo magsukat sa mga dito sa may 47 microfarad by 160 na filter ng B plus nya. Dapat may masukat tayo dito mga 140. Okay, i-switch on natin. Uy, naku, wala. May nasusukat lang tayo kanina na 4 volts? Ulitin natin. Ayun, 4.7. Ito na naman mga bro yung sakit ng Philips. Na pag nag-troubleshoot tayo doon sa primary niya, pag napalitaw, napavoltahin natin, pero nag-fluctuate at mababa pa yung voltahe niya. Okay, gagamitin natin ngayon itong analog para makita nyo yung pag-fluctuate niya. Ayan, nakikita nyo na mga bro. Okay, sukatin natin. Bali, lagay lang natin sa 10 volts kasi mababa lang naman yung yung voltahe niya na lumalabas para makapakita ko lang sa inyo yung pagpalo ng pointer. Yan, naka 10 volt lang tayo. Okay, switch on ko. Ayun oh. Ayun lang. Patayin na natin. Sakit to ng mga bro, mga Philips. Kagaya rin to yung na-upload ko na nung last year pa. Philips din na 21 inches. I-check natin yung mga dito sa may secondary. I-check natin yung mga
diode or capacitor. Kalimitan dito, kung hindi shorted or leak na diode, leak na capacitor. So, wala namang nagbabuzzer. Ito yun mga bro, papakita ko. Yung mga ceramic capacitor na kulay blue sa dalawa. Yung capacitor na yan, para yan sa B+. Yan. Para yan sa B+. Ito naman para sa 13 volts. Yan yung i-check natin. Okay, unahin natin i-pull out itong ayun. Dali lang matuklap itong ano niya. Yung para sa B+. Palagi ito mga bro. Ayun, nakakasukat na tayo ng 5.8K doon sa capacitor. Ayan o. Itong Philips mga bro, talagang mahirap ano to gawin sa lahat ng mga brand. Pero kapag nakuha nyo yung ano nito, yung mga sekreto dito sa pagre-repair ng Philips na TV, baka nanaisin nyo pang sana Philips na lang palagi yung papasok. Test ulit natin ah. Nakasukat tayo kanina ng ayan o, 6.8K. Oh. Dapat wala 'yan. Oh. Ito, may napansin akong parang putok dito sa may ilalim ng capacitor. Ano natin? Close up natin. Ayun oh. Yun. Pansin niyo mga bro sa ilalim. Yung itim na 'yan. Oh. Bali, ang value nito ay 331. Papalitan natin mga bro. Mas maganda, lagyan natin siya ng 2KB para mas matibay. Okay, kahit wag muna nating palitan. I-voltage check ulit natin. Magkakaano naman yan eh. Magkaka B+ naman yan eh. Kahit na wala muna. Tignan muna natin na lagyan. Okay, plug in natin. Okay, dito tayo sa may B+. Switch on natin. Dapat may masukat tayo makahit mga 140 volts. Ayun, 143 volts. Oh, hindi na siya nagpa-fluctuate. Okay mga bro, bali hanap lang tayo ng capacitor at saka hanap na din tayo ng ano dito, ng horizontal output. Ito mga bro, bali nailagay ko na yung capacitor at saka yung horizontal output niya. Bali, wala akong mahanap na ano, yung original na ginagamit nito. Naubusan na tayo. Ano kasi ito yung ginagamit dito mga bro, yung BU. BU1508 yung ginagamit. Pero kahit na ano naman yung gamitin dito, basta
same or mas mataas yung ano niya, yung ilalagay natin, yung i-replace natin. Pag mataas yung ampere o kaya voltage rating. Halimbawa, yung nilagay ko dito eh ano, yung ginagamit ng LG na C6090. Mataas din yung amperahe nun mga bro at saka watts nung maliit lang din yon, yun nilagay ko doon. Bali wala yung ano, wala yung damper diode. Sana wala ng ibang problema. Ang nasusukat natin kanina ay mga 143 volts. Okay, plug in natin. Dito tayo sa may B plus. O kahit dito na sa may B plus ng FBT natin. Yan, tapos switch on natin. 140. Check natin kung nag-oscillate. Ayun, nag-oscillate na mga bro. Lumabas na yung raster niya. Ayun. Katanggalin natin tong cellphone natin at papakita natin. Ito lang ang mahirap pag yung malaking TV, wala tayong ayan siya. Okay, try nating i-adjust yung B plus niya. Try nating babaan ng konti, kahit 135. Pero kapag binabaan natin yung B plus mga bro, eh nagbago yung screen niya, lumit yung screen. Ibig sabihin, normal na yung 140 volts na B plus. Kasi ito 140, okay na yung screen eh. Okay, ano natin. Okay, tingnan nyo yung tester natin. Bali, i-adjust ko tong trimmer na to. Yung B plus adjust nya. Okay, plug in natin. Switch on. Doon na tayo sa may coil na naka-series sa B+. Ayan, naka 140 volts siya. Try natin ngayon i-adjust yan. Gawin natin 135. Ayan, 135. Ay, nakaw. Nagkaroon ng itim dun sa gilid mga bro. Ibig sabihin, normal na yung 140 volts na B+. Papakita natin. Hindi nyo makikita. Ayun oh, konti lang dun sa gilid. Dito sa taas, tingnan natin sa taas. Ayun mga bro, kikita, pansin nyo yung itim sa gilid. Meron din ganyan sa baba. Nung ginawa nating, ayun o. Tapos sa kabila, meron din kabilaan. So, balik na natin sa 140 yung ano, B plus nya. Depende din kasi yan sa ginamit na playback. Kaya ano, ibalik na lang natin sa 140 volts yung B plus nya. Kasi pag nilagyan natin yan ng antena, ano pa yan? Lalaki pa yung itim sa gilid. 140 volts.
Okay, yan. 140. Okay, try natin lagyan ng ano. Eh, ayos na natin mga bro. At lagyan natin ng antena. Ayun, may sound na mga bro. Okay mga bro, sana may natutunan na naman kayo dito sa ating ginawa ngayon.